Pwedeng i-LBC. So, isang napakagandang pagkakataon, magandang hapon, magandang gabi dito. Alam niyo, natutuwa ako kasi sa kabila ng pandemic, sa kabila ng napakaraming distractions, heto yung kapamaraanan ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin na although we are so, ano ba, yung apart from each other, pero parang ano eh, napakalapit lang din, ano? Nakikita ko rin kayo eh. So nakakatuwa dahil kaharap ko uli kayo sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo yung nung bago pa lang bago pa mag-pandemic, meron na pong program ang Philippine government para sa mga Pilipino. Yung pong tema noon eh, to uplift yung spiritual at moral transformation ng bawat isa sa ating mga kababayan. At nakakatuwa dahil talagang bago po tayo mag-start, tayo po ay sandaling yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan at pagmamahal. Dahil sa kabila ng napakaraming sagabal, distractions, pero narito po ang iyong banal na espiritu. Nagbibigay sa amin ang galak, kuran, upang kami po ay patuloy na mag-stand firm sa paglilingkod sa iyo, especially sa pagbabahagi ng iyong banal na salita. At kine-claim po namin na ang hapong ito or ang gabing ito sa bansang Pilipinas ay isang tagumpay dahil kayo po ang aming kasama. Salamat po, Ama, sa iyong kapurihan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po yung sinasabi na the Philippines transformation, moral transformation in the year 2020. Na ang layunin po, bawat tahanan ay sambahan at bawat pamilya may kapilya. So, ibig sabihin po, we are privileged that God is using our leaders sa gobyerno and even us na nakakatuwa po, nakaka-bless na ako po ay isa sa members ng, o para po yun, Office of the Presidential Advisors for Religious Affairs na ang layunin po sa bawat barangay, kami po yung ginagamit ni Lord na magtuturo sa bawat tahanan na pagka sila po ay hindi makapunta sa isang bahay panambahan, doon na po mismo sa bahay nila. Kaya po yung sinasabi nga, bawat pamilya should build their own temple or chapel in their own house para doon na manalangin. At God has been so good. Ang ginagamit po, mga pastor, hindi po yung leader sa kabilang pananampalataya, ang pinili po ay mga pastor. So we are privileged. Pero yun po ay umpisa lang. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay hindi naman tungkol sa upara. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay galing sa aklat ng awit, Psalms 115 verse 1. At yun pong ibabahagi ko sa inyo sa hapong ito is entitled, In Your Name, O Lord. Sa iyong pangalan, Panginoong Diyos. Psalm 115 verse 1. Ang sabi po dito, not unto us, O Lord, not unto us, but to your name give glory because of your mercy, because of your truth. Ayan. So, napakaganda po. Yung pong mga ganitong pagkakataon na sa kabila ng pandemic, ang dami pong mga magagandang ginawa ang Diyos sa ating buhay. So, kung titingnan po natin sa Tagalog, ang sabi doon, huwag sa amin, Panginoon. Huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan. Ibibigay ang karangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan. So, sa mga sumusunod na verse po, titingnan natin, ang sabi doon, mayroon daw pong mga ibang tao na ang kanilang Diyos na kinikilala ay gawa ng mga kamay. Gawa sa ginto, gawa sa pilak, kahit gawa nga sa kahoy eh. Pero hindi po tayo kasali doon. Dahil ang Diyos na ating nakilala at sinasamba ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagawa sa atin. Ngayon, yung pong katotohanan na
ang natagpuan po nating Diyos ay hindi gawa sa tao, kung hindi Diyos na nasa langit. So magpasalamat po tayo dahil araw-araw, sabi nga kanina ng kapatid, napakaganda ng kanyang natutunan tungkol sa banal na espiritu ng ating Panginoong Diyos. Now, ibabahagi ko po yung tatlong pangalan lang ng ating Panginoong Diyos. Napakarami po niyang pangalan na halos bawat mananampalataya laging sinasabi. So, kadalasan po ano yung ginagamit natin? Lalo na ngayon, meron pong pandemic. Ang kalaban natin is COVID-19. So, dahil tayo ay mananampalataya, tayo po ay believer of God, ano sinasabi natin? Abay, okay lang sa akin yon because I have the God who heals. So, meron tayong Jehovah Rapha na ibig sabihin, siya ang nagpapagaling sa atin. Ngayon, kung tayo naman po ay nasa state of worries, kung tayo naman po ay nababagabag at nag-aalala, kadalasan ano sinasabi natin? Sinasabi natin na pagka we have Jehovah Shalom or meron tayong Diyos ng kapayapaan. So, yun po ay mga ilang pangalan lang ng Panginoon Diyos na talaga namang very common sa atin at gamit na gamit ng bawat mananampalataya. So, isa po sa aking ibabahagi na pinaka-common na pangalan ng Panginoong Diyos na laging sinasabi ng bawat mananampalataya is Jehovah Jireh. Ang ganda, no? Jireh. Noon pong ako ay magsimulang magminsahe, nagnais din po ako na magkaroon ng anak na ang pangalan ay Jireh. Sino po ba sa inyo may anak na ang pangalan ay Jireh? Ganda, no? So, meron pa pong isa na Jedediah na ang ibig sabihin ay beloved of God. So, napakarami na kung tayo ay nagbabasa, nakaka-relate po tayo at halos yung impact gusto na nating mapa sa atin agad-agad. So, ibig sabihin po nun, paki-plus na lang din po, Genesis 22 verse 14. Dito po natin makikita kung saan nakasulat yung pangalan ng Panginoon Diyos na Jehovah Jireh. Genesis 22:14. Ayan po. And Abraham called the name of the place, the Lord will provide, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be provided. So, alam na po natin yung istorya, no? Kasi nung tayo po ay nag-aaral ng evangelism, halos lahat po ay nababanggit at nung tayo po ay nagkakaroon ng mga seminars, napag-aralan din po natin 'yan. So, konting summary lang po. Ibig sabihin po dito, alam na natin yun eh, no? Tinawag ng Diyos si Abraham at sinubok siya. Ang sabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka roon sa isang lugar na sasabihin ko sa iyo, dalhin mo ang pinakamamahal mong anak at ialay mo sa akin. So pagka ganun na sinabi, ano ba ibig sabihin nun? Genesis 22 verse 2 po yun. Ngayon, ang sabi po doon, ialay ang kanyang buktong na anak. So ito po yung nangyari. Bakit ba na-involve? Bakit po ba nasabit o nasama yung pangalang Jehovah Jireh? So, babasahin po natin sa Genesis 22:13-14 para lang malaman natin bakit nasama o nabanggit ang pangalang Jehovah Jireh. Genesis 22:13-14, ang sabi po dito, then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by its horns. So Abraham went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son. Sa 14 po, and Abraham called the name of the place, the Lord will provide. As it is said this day, in the mount of the Lord it shall be provided. So dito po ang nakita natin, if we are going to look intently, yung palang ibig sabihin nun, ay hindi lang provision. Makita po natin dito. Yun po yung salitang Jehovah Jireh, madalas din po yung sinasabi natin pagka wala tayong pera. Ay hindi bale, the Lord will provide because I have Jehovah Jireh. Alam niyo po, nung kami bago-bago pa lang na nagkakaroon na parang yung sasabihin natin na pinagpapala materially, yung pong harap ng jeep namin na pamasada, ang nakalagay po doon is Jehovah Jireh. So, dahil nagkakaroon po ng impact sa bawat isa sa atin. So, ganun po ang nangyayari. Pagka wala tayo ng kahit anong kailangan natin, ang sabi natin, di bali, magkakaroon din ako. Bakit? Because I have a God who can provide or Jehovah Jireh.
So, ang kauna-unahang gamit po ng Jehovah Jireh sa Bible ay akala natin yung provision lang. Pero kung titingnan po natin sa mga text na ating binabasa, it is not just provision, but substitution and redemption. So, bakit po ba nasabi nating substitution and redemption? Ito po ay very basic foundation para lang sa kaalaman ng lahat. Nung titingnan po natin, nung si Isaac ay iniaalay na ni Abraham, doon po natin nakita na meron palang substitution. Merong provision, may substitution at may redemption. So ito po yung pinakatema. Nung pong si Isaac ay papatayin na ni Abraham, pinigil siya ng anghel at ang sabi, na-test ka na. Huwag mo nang patayin ang iyong anak. So limingin ka. So, ibig sabihin, merong substitution. Ano yung substitution? Nung lumingon po si Abraham, ang nakita niya ay isang tupa. Puti, lalaki, nakaipit sa sanga ng kahoy. So, kinuha ni Abraham at iyon ang inaalay. So, ibig sabihin, may substitution. So, redemption. So, yung na-redeem yung kanyang anak. Ganun po ang ibig sabihin, it is not only provision, but redemption and substitution. So, ibig sabihin po nito, habang nakita niyo po ba yung dito, ang sabi dito ay ialay mo sa akin ang sabi po ng Panginoong Diyos, ialay mo sa akin ang iyong pinakamamahal na anak. So, dito pa lang po, umpisa pa lang sa aklat ng Genesis, ang makikita na natin is the word love. Doon po unang binanggit yung word na pagmamahal. So, ang sabi po doon, yung sabi doon ay ialay mo sa akin ang iyong, sa Tagalog po, pinakamamahal na anak. So, ano ibig sabihin ng Jireh sa Bible? Yun po, substitution, redemption, provision. So, kung iisipin po natin sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ito po ay typology ng ating Panginoong Hesus. Na siya, sa halip na tayo, ang mapako sa krus, mapunta sa impyerno, mamatay, dahil sa ating mga kasalanan, ano po ang ginawa ng ating Panginoong Diyos? Dahil mahal na mahal niya tayo. So siya po yung naging substitution natin. Siya yung nagligtas sa atin. Siya yung naging sacrificial lamb sa atin. So ipinrovide ng Panginoong Diyos Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. Isinubstitute po siya sa atin. At ano po yung nangyari? Nagkaroon po tayo ng, yun po ang ibig sabihin ng Jehovah Jireh. So, ano po yung essence? Bakit ba sinasabi natin to? Kasi kahit tayo mananampalataya, no, kadalasan sinasabi pa rin natin eh. Ang dami kong kulang. Wala akong ganito, wala akong ganun. Para bang ang iniisip na lang natin ay yung mga material na bagay. Pero alam niyo po, ang pinaka-totoo doon sa mga bagay na sinasabi natin, first best of providing for us, na ibigay na po yun ng Panginoon Diyos eh, yung first best. Ano po ba yun? Yung ating kaligtasan. Yun po ang naibigay na niya eh. Ngayon, yung second best na nais ibigay sa atin ni Lord, hayaan niyo po na yun ay sa kanyang tamang panahon. Huwag po tayong masyadong nagiging demanding. Huwag po tayong masyadong nagiging wagas sa paghingi at paghatol. Dahil yung first best of provision, ipinagkaloob na po sa atin yon. Kaya matuwa po tayo dahil kahit na po tayo ay walang magagarang kotse, malalaking bahay, kahit po tayo ay wala ng mga bagay na gusto natin, pero yung pinaka-importanting bagay na i-provide na po ng Panginoon Diyos sa ating lahat. Yun po ang ating iisipin. And not only that, kasi po kung na-provide na sa atin ni Lord John, alam ng Panginoong Diyos kung kailan niya ibibigay yung mga bagay naman na hinihingi natin na makakabuti para sa atin. So yun po yun. At mga bagay na ganyan nakikita sa attitude ng bawat isang mananampalataya. Yun po. Pangalawa, tingnan naman po natin, ano ba yung naging attitude ni Abraham nung mga panahon na yon in heeding God's commands? Sa 22 verse 1, ang sabi po ni Abraham doon, "Here I am. Narito ako, Panginoong Diyos. Narito ako." Now, ang bilis ng kanyang pagsagot.
Nang tinawag siya, sumagot siya agad, "Here I am." Alalahanin po natin konting pag-aalaala. Nung panahon po na ang Panginoon Diyos ay kaulayaw sina Adan at Eva. Di po ba ang saya-saya sa paraiso? Ngayon, may pagkakataon na tinawag ng Panginoon Diyos si Adan at si Eva. Hindi naman po sila sumagot, eh, di ba? Hindi sila sumagot na, "Here I am." Nagtago. Bakit nagtago? May kasalanan. May nagawa. So, hindi agad makasagot. Hindi nga lumitaw eh. Dahil alam nila na mayroon silang nagawa na hindi tama. Ngayon, nakita po natin, sa tingnan po natin yung ito po ay regarding attitude, regarding character ng isang mananampalataya. Na kung titingnan po natin doon sa mga previous characters, even from Old Testament hanggang New Testament, makikita po natin yung mga bagay na dapat pala nating magaya o magawa. So tingnan po natin sa Genesis chapter 22 verse 3. Kung ano ang attitude na ipinakita ni Abraham. Ang nakalagay po dito, ayan, "So Abraham rose early in the morning." Ano po yung ginawa niya? Gumising ng napakaaga. So gumising po siya ng napakaaga. Hindi na siya nag-agam-agam. Walang pangamba, walang pagdududa, gumising ng maaga. Sa kabila ng katotohanan, na kaya siya pupunta doon sa lugar na kanyang pupuntahan, kaya siya gumising ng maaga, ihahandog ang kanyang bugtong at pinakamamahal na anak. Pero hindi siya nag-agam-agam, hindi siya nagduda, walang pangamba, gumising ng maaga at sumunod. Now, tayo po ba bilang mga Kristiyano? Noon po ako'y nasa Jeddah, pagka tayo sa trabaho na nga lang eh, mag-a-alarm pa tayo. Pagka nag-alarm, ano gagawin natin? Papatayin pa nga eh. Extend, bibigyan lang ng 5 minutes. Yung iba naman eh, 10 minutes. May mga ganun tayong attitude eh. No? Pero how much more kung ang gagawin natin eh yung labag na labag sa ating kalooban. Gigising kaya tayo ng maaga? Ano kaya ang gagawin natin doon? So tingnan po natin. Sa Genesis 22 verse 5, ang sabi po doon ni Abraham, "The lad and I will go yonder." Kumbaga, ang anak ko at ako ay pupunta doon. Yung at sasamba. Ito po ang gandang sinabi. So, iyon po yung kauna-unahang pagbanggit or first mention of the word worship in the Bible. Kauna-unahang binanggit yung salitang pagsamba. Iyon po ang ano doon. So, pagsamba. Tayo po bilang mga mananampalataya, ang lagi nating nasa mindset, pag sinabi nating praise and worship, tumatalon, pumapalakpak, lumulundag, umaawit sa Panginoong Diyos. So yun, mindset, yun po. Pero dito, unawain natin kung ano yung sinasabi. "The lad and I will go yonder and worship." So ang ibig sabihin po pala ng salitang worship dito sa ating binabasang ito ay sacrifice. So isasakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak. So, nakita po natin. So tayo pagka sinabi natin, ay, may praise and worship na. So nasa mindset, kakanta ako, papalakpak ako, lulundag ako. At talagang damang-dama natin kung ano yung ginagawa natin. Pero kung titingnan po natin dito sa context ng ating binabasa, yung po palang the word na sinasabi nating worship, pag-aalay. Yung po pala yung pagsasakripisyo. So, kung ikaw po ba, at ganito ang mararamdaman mo, ikaw ba ay susunod sa Panginoon Diyos? Kung ganyan ang ipagagawa sa iyo, gigising ka ba ng maaga? O hindi ka ba mag-aagam-agam? O hindi ka ba malulungkot? Ganun po. So, ibig sabihin po, yung worship na sinasabi is not just how high we jump, o kaya kung paano tayo magtaas ng kamay, kung paano tayo magpaganda ng boses sa pagkanta, hindi po yon. Ang ibig sabihin po pala ng salitang worship ay sakripisyo. Yun po pala ibig sabihin nun. So ibig sabihin, kung tayo ay hinihinga ng Panginoong Diyos ng oras natin, ng lakas natin, ano pa yung hingin sa atin, ng talent natin, ano ba tawag natin doon? Worship ba? O ano ba tawag natin doon? Kalugihan ba?
O ano kaya ang maitatawag natin doon bilang mananampalataya kung tayo ay hinihinga ng Panginoong Diyos? Ngayon po ay tamang-tamang pandemic, may COVID-19. Ito po isang testimony na rin. Ang mga senior citizen po ay hindi allowed lumabas. Yung mga 21 pababa, hindi allowed lumabas. Pero praise the Lord, dahil pag ikaw ay may pananampalataya at nais mong sumamba, lahat gagawin mo para mag-alay, para mag-worship. So hindi po yun nakasagabal sa akin. Ngayon po ako ay 62, magsi-62 na. Pero every Sunday, hindi po ako napigilan ng pandemic na ito para mag-alay at sumamba sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Dahil alam po natin that the God will provide everything you need para ikaw ay makapaghandog, para ikaw ay magamit sa kanyang kaharian. So ganun po kasimple, pero sa ating mga mananampalataya, ang lagi nating sinasabi, walang imposible. Hindi madali, pero posible. So ganun po pala kung tayo ay gamitin ng Panginoong Diyos, especially meron tayong mga nararanasan. Ngayon, tatanungin ko po kayo, kung kayo kaya ang uutusan ng Panginoong Diyos sa pagkakataon na ito, aba, pandemic. Tatakot ako sa COVID. Pumunta ka nga doon sa lugar na yun para magbahagi. Hindi na po, Panginoon, alam ko pong ako ay binigyan mo ng kapamaraanan. Meron na po tayong mga Zoom, meron na po tayong mga live streaming. So magagamit mo po ako. So the God is providing everything we need. Pero ang tanong, willing ka ba? Teka muna eh. Kasi available daw yung mga kapatid natin ng hapon lang at saka umaga. Eh sa hapon, alas 2, nako, ano yun, siesta time. Kailangan ko matulog. Pagod ako. Na-duty ako. So ano ba yung response natin pagka ganyan na yung sinasabi sa atin ni Lord? Paano ba tayo susunod? Paano ba tayo magkakaroon ng attitude na kamukha ng attitude na Abraham na laging excited? Nakakapagtanong din po eh, no? Paminsan-minsan. So ano pa po yung natututunan natin dito sa word na Jehovah Jireh? Ibinigay ng Panginoong Diyos sa Genesis 22, yung habang sumusunod po tayo, lagi nating nakikitang, kasama ko ang Panginoong Diyos. Tingnan po natin, ano pa yung natutunan natin? 3 days, kung binasa po natin to, 3 days ang paglalakbay hanggang makarating sa Mount Moriah. Pero pansinin niyo po, nung bang sila'y naglalakad na kasama yung alalay ni Abraham, si Isaac, kumakanta po ba sila? Hindi naman. Hindi naman sila kumakanta eh. Tahimik na naglalakbay. Ngayon, sa kanilang paglalakbay, pagkatapos ng 3 araw, nakita na niya yung place na kanyang pupuntahan. Kaya ang sabi niya sa kanyang mga alalay, maiwan kayo dito. Ang anak ko at ako ay pupunta ron para sumamba. Ngayon, ano yung natutunan natin na sinasabi ko, na pinupunto ko? Nung pong akma, yung pinaka-oras, yung pinaka-actual, na si Isaac ay ma-i-offer na at papatayin na ni Abraham, yun yung pagkakataon na nagkaroon ng provision. Di po ba? Nung sila'y naglalakad pa lang, 3 araw, wala pa eh. Pero diretso ang pagsunod ni Abraham hanggang doon sa actual na pinaka-sensitive part sa kanyang pagsunod, doon nakita ang provision ni Lord. So napakaganda po ng aral sa bawat isa sa atin na yung po palang provision, redemption, at substitution ni Lord ay ibinibigay sa atin in the road of obedience. So kung tayo ay sumusunod, gaano ka man makaranas ng makatanggap na isang magandang buhay, magandang sasakyan, magandang bahay, kung hindi mo naman ipinalit yung mga bagay na yon sa pagkilala sa Panginoong Hesus, sa pagtanggap ng kaligtasan mula sa Kanya, baliwala ang provision ng magandang bahay at magagarang sasakyan. Ang pinaka-importante po ay magkaroon tayo ng kaligtasan. Makaranas man tayo ng napakaraming pagkain sa ating mesa, pero hindi naman tayo ligtas, baliwala ang provision ng napakaraming pagkain sa buhay ng bawat isa sa atin. Iyon po ay isang napaka-importanting bagay na dapat binibigyan natin ng importansya sa ating mga buhay. At lagi po nating tatandaan, we can always find the provision on the road of our obedience. So, ano nga eh, ganda nga ng boses ko, kung mag-worship ako sa Panginoon Diyos ay wagas, ano, pero hindi naman ako sumusunod sa Kanya, anong klaseng pag-worship po yun?
So, yun yung dapat nating makita. Bakit ganito ang pinupunta natin? Kasi sa dami ng mga pandemic sa ngayon, ang sinasabi po ay para ma-defeat natin ang COVID-19, ito po ay virus eh, nag-viral. Sa laki ng virus, maliit lang po yung kung tutuusin, napakaliit na virus na nag-viral, na nagpahinto sa lahat ng gawain, buong Pilipinas, buong mundo. So ibig sabihin, kumalat. Ano sa aklat po ng siyensya, kami po ay mga nurses at merong mga doktor. Ang ibig sabihin po ng virus, kumakalat. Nag-viral, kumalat. Ngayon, ano ang makakadefeat doon sa mga kumakalat na virus na yon? Greater virus po ang makakadefeat. Yung pong mga vaccine na ginagawa ay gawa din sa mga mikrobyo. Kaya lang, mas malakas na mikrobyo. Ngayon, kung titingnan po natin spiritually, alin ba ang mas malakas na mikrobyo na panglaban sa COVID-19? Kung sasabihin natin virus o dapat mag-viral, edi dapat po ang sasabihin natin, kailangan mag-viral salita ng Panginoong Diyos dahil yan lang ang makakatalo sa COVID-19. Alin ba ang greater virus to defeat coronavirus? There is only one, the virus of Jesus Christ na mag-viral. So pagka po ito ang nag-viral, matatalo ang COVID-19. Dahil hindi po tayo dapat matakot. Maraming pangako ang Panginoong Diyos na ibibigay sa atin if we are only going to obey. So yun po ang kailangan nating tatandaan. Yung pangalawa po na pangalan ng Diyos na ibinigay sa atin ay El Roi. Ang Diyos na nakakakita or the God who sees. So ito po ay isang sikat na sikat din po ito eh, kasi nung ako'y nasa Jeddah pa, kahit nung ako'y nasa Hail, eh meron pong mga librong ang title El Roi. At lagi po kasi ako mahilig sa pocketbook noong mga time na yon, dahil hindi pa ako mananampalataya. So mahilig po akong magbasa. Pero pag ang isang Kristiyano ay naaape, medyo nadidihado, ano ba yung sinasabi natin? Ay, alam ko po, okay lang sa akin ito dahil meron naman akong Diyos na nakakakita. I have the God who sees. Meron po akong Jehovah Roi. Ito po yung sinasabi natin. So, kung minsan po, nagiging unfair ang buhay. Pero ang lagi nating sinasabi, pasensya na po, medyo mahina yata yung aking internet. Napuputol, nawawala. Ok na po. Okay na. Medyo mahina ang internet, napuputol. Okay po. Nakabaka po si Pastor Marius kung sakali. Okay. So... So eto na yon yung pangalawa natin sinasabi. So, El Roi, the God who sees, Jehovah, El Roi. So, ito po yon. Narinig niyo ba yung sinabi ko kanina? Okay, sabi ni kapatid kanina, alam mo po, dito sa Jeddah, sabi niya sa akin, nagbigay po ang doli ng ayuda. So, sino-sino ba sa inyo ang nakatanggap ng ayuda? Kasi po, dito sa Pilipinas, ako, hindi ako nakatanggap ng ayuda. Wala akong natanggap kahit ano. Pero purihin ng Panginoon Diyos dahil meron namang mga binibigay na pagkain, meron namang mga bigas at meron mga gulay. Pero dahil tayo mananampalataya, yung pinaka-essence, nakikita pa rin po sa atin. Hindi man tayo makatanggap ng mga ganung bagay, pero sabi nga nung isang pastor namin eh, hindi man po eka nakita ni Kapitan, hindi man ako nakita ni Kapitan, at hindi man po eka nakita ng konsyalang aming mga upuan sa labas ng aming bahay. Pero ako po naman ay nananampalataya at nananalig. At sabi po niya na ako ay mayroong Diyos na nakakakita. Na tama naman po. So, kadalasan meron tayong attitude or ugali na, ay,
bakit sila lang? Bakit ako wala? Bakit ganito? Ang daming bakit. Pero iisa lang po, meron tayong Diyos na nakakakita, or we have Jehovah El-Roi. Now, tingnan po natin yung, isa-summarize na lang natin sa Genesis 16:1-10. Alam niyo ba kung bakit napaka-special nitong sinasabi ko sa inyo na to? Na isi-share ko kasi tuwan-tuwa ako dun sa nag-share. So, ang nagbigay daw pala ng pangalan dito na mababasa natin sa Bible ay isang Egyptian. Alipin, makasalanan, merong maling attitude. Pero siya ang nakakita sa Panginoong Diyos na nakakakita rin naman sa kanya. So, ayan po yun. Babasahin, pakibasa na lang po ng mga sarili-sarili ninyo para hindi tayo masyadong magtatagal. At so, ibig sabihin, kung nakikita nyo po sa screen at meron kayong Bible at binabasa nyo po at nasusundan, sa Genesis chapter 16:1-10, ito po yung ibig sabihin. So, ang nagbigay po pala ng pangalan ay si Hagar, isang Egyptian. Ang nangyari, so, konting summary na lang. Ang Panginoong Diyos po ay nangako kay Abraham na siya ay pala yung pararamihin ng lipi. So, hindi masyadong naniwala si Sarah. Siya ay medyo may alinlangan. Bakit? Kasi po siya ay tumatanda na eh. So, ang sabi niya, maaari niyang magbigay ang Panginoon Diyos ng pagpapala at dadami ang ating lahi. Pero may pag-aagam-agam, may pangamba, baka hindi sa akin, baka sa iba manggagaling. So ang sabi niya, heto Eka, ang aking alipin, kuhanin mo, sipingan mo, at gawin mong asawa. At baka sa kanya manggagaling yung pangako ng Panginoon Diyos na dadami ang ating lahi. So ang ginawa ni Abraham, sumunod. So, kaya nga po may mga nagpapasalamat tayo dahil marami pong mga lalaking masunurin sa kanilang mga asawa. Kayo po ay nagmana kay Abraham. Kaya napakabuti ng mga masusunurin asawa sa kanilang asawa. May pinagmanahan pala. So, ganun na nangyari. Pero ang resulta, noong pong siya ay nagkaroon ng pagpapala, nagbuntis, nagkaanak, nagkaroon ng maraming salin lahi, yumabang, nagkaroon ng attitude, nagkaroon ng ininsulto si Sarah. Yung po bang bukod sa pag-iinsulto, yung parang minamata kasi meron siyang anak, si Sarah wala. So as expected, ano po ang mangyayari? Siyempre po, medyo na-insecure si Sarah. Nagsabi siya kay Abraham. Ngayon, ano ang sinabi niya? Heto, ang ginawa sa akin matapos ko ibigay sa iyo. Ito po, paraphrasing lang at summary. So, sa makatawid minaltrato, hindi na nakatiis si Hagar. Anong ginawa? Lumayas, nagpunta sa ilang. Doon, mas lalo siyang nahirapan. Bakit? Buntis. Mainit. Hirap na hirap. Pero, naranasan niya yun dahil na rin sa kanyang attitude. Dahil sa kanyang ugali. So, ibig sabihin po, doon pala nagkaroon ng pagkakataon na makapagsalita siya. Sa kabila ng aking paghihirap, meron palang Diyos na nakakakita sa akin. So, ang punto po natin dito, ano po yung sinabi doon? Siya ay alipin. Siya po ay isang mistress. Siya po ay hindi Israelita. Siya po ay isang Egyptian. Pero anong ginawa ng Panginoon Diyos? Sinalubong siya. At ano po ang sabi sa kanya? Tingnan nyo ha, may attitude. Nasa gitna ng sitwasyon na hindi maganda ang kanyang pag-uugali, kaya lumayas. Pero kung titingnan po natin, anong sinabi sa kanya dito? Sa verse 7 po, Genesis 16:7-9. Sabi dito, now the angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness, by the spring on the way to Shur. And he said, Hagar, Sarai's maid, where have you come from and where are you going? She said, I am fleeing from the presence of my mistress Sarah. The angel of the Lord said to her, return to your mistress and submit yourself under her hand. So tingnan po natin,
isang makasalanan, isang mayabang, isang alipin, may maling attitude, hindi Israelita. Pero binigyan ng pagkakataon ng Panginoong Diyos para siya ay ano, magbago. Ano sinabi ng unang ano, dalawang option po, dalawang pamimilian. Ano po yung sinabi doon? Yung una, bumalik ka sa amo mo, bumalik ka kay Sarah, mag-submit ka sa kanya. Ibig sabihin, itama mo yung ugali mo, itama mo yung attitude mo, at ikaw ay aking pagpapalain. Ano pa yung ano yung pangalawa? Sa pangalawa po, ang sinabi niya doon, ang titingnan natin, yun ang unang option. Yung siya magbabalik, aayosin ang sarili, magsasubmit. Ngayon, yung pangalawa, ang gagawin niya, didiretso siya, pupunta siya sa Ur, ang dadaanan niya ay desyerto, mainit na mainit, buntis. So, mahirap. At ang hindi niya sigurado kung makararating pa siya ng buhay doon sa lugar na kanyang pupuntahan. So, ang ganda ng choice na pinili niya, bumalik kay Sarah, inayos ang ugali or attitude at nagsubmit. So tingnan po natin, ang Panginoon Diyos mahal na mahal ang bawat isa. Hindi lang po yung perpekto, hindi lang yung mabubuti, kundi pati na rin yung makasalanan, pati na rin po yung masasama. Ngayon, ang ginagawa sa atin, ganun. Hindi po ba ang Panginoon Diyos? Nung binabasa ko po ito, talagang yung masyadong impact sa akin, yung tumanim sa akin. Nung nakita ko po ito, na sinabi ni Sarah, ano ang sabi niya dito? Tingnan niya po natin yung sinabi dito ni Hagar, Genesis 16:13. Ang sabi po kasi niya dito, Genesis 16:13. Sabi po sa Genesis 16:13, ayan po yon. Then she called the name of the Lord who spoke to her, "You are the God who sees." For she said, "Have I also, for have I also seen here the one who sees me?" So, yung pagkakataon po na yon, doon siya nagkaroon ng pag-iisip na nakikita ako ng Diyos. Nakita pala ako dito ng Diyos. Yun ang sinabi. Ako ay nakita ni Lord. Yun ang sinabi niya. Ngayon, i-meditate po natin. Saan ba kayo nakita ni Lord? Ako po kasi habang binabasa ko to sa laki ng impact, naitanong ko, saan ba ako nakita ni Lord? Ako po ay nakita ni Lord sa bayan ng Ha'il, sa northern province ng Saudi Arabia, sa maling attitude. Sumasamba sa mga Diyos-Diyos sa nagawa ng tao. Nananampalataya, nananalangin sa hindi tunay na Diyos. Pero nakita po ako ng Panginoon Diyos at ano ginawa niya sa akin? Tinawag, binago, binigyan ng second, third, fourth chances, binigyan ng napakagandang privilege in order to use for His kingdom harvest. So yun po ay isang patunay na ang Panginoon Diyos ay mahal na mahal ang mga tao. Pero po may mga options na dapat nating tingnan. Yung pong nakikita sa atin ng Panginoon Diyos, nakikita sa puso natin, dapat po ay bigyan natin ng halaga. So sa ganito pong pagkakataon, may mga tao po na nakita ang Panginoon Diyos sa maling relasyon, langon-lango sa alak, meron pong lango sa droga, at meron naman ding, yung bang sasabihin po natin maling pananampalataya, pero yung iba po, yung maling pananampalataya na yun, masasabi po natin sincerely mistaken. Pero tayo po hindi kasama doon. Ngayon, iisipin po natin, saan ba ako nakita? Ngayon, ang tanong, sa kabila po ng pandemic, noon pong panahon na tayo nagkaroon ng evangelism explosion, sa kabila ng ating takot, nagpunta po tayo ng sarawat para magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Pero ang lahat po na yun, nakita pala ng Panginoon Diyos. Ngayon po na konting-konting ano lang po na ang Diyos na nakakakita sa atin, nakikita ang lahat ng ginagawa natin. Ako po ay natutuwa at nabe-bless na ginamit ako ni Lord sa isang napakaliit na barangay sa Haen. At meron po isang local church doon. So nung po ako'y nasa Jeddah, ang lahat ay masasabi natin na ang Panginoon Diyos ang nag-provide kasi ganito na nangyayari sa amin. Pero pagka po pala kayo ay nasa Pilipinas na, at ngayon ay halos 2 taon na ako dito, na ang inaasahan ko talaga, ang pinananampalatayanan ko ay yung provision ng Panginoong Jesus, yung po ay totoo. Bakit?
meron po kaming isang maliit na church na gawa sa Kawayan at meron pong mga 15 members at lahat po na yon pinili at tinawag ni Lord na sa ngayon binago ang kanilang mga buhay. So meron pong Diyos na nagbibigay, merong Diyos na nakakakita at merong Diyos na naglilinis sa bawat isa sa atin. So kung titingnan po natin, yung ganong pangyayari sa ating buhay ay isang pinakamagandang bagay na dapat nating ipagpasalamat. Ikaw, saan ka ba nakita ni Lord? Paano ba yung naging kapamaraanan para ikaw ay magbago? Paano ba yung ginawa ni Lord para makitang ikaw pala ay pwedeng gamitin sa kanyang kaharian? Iyon po ay isang napakagandang bagay na dapat nating tatandaan. Iyon pong panghuli ay pangalan pa rin ng Panginoon Diyos na kilalang kilala natin kung sino yung nagbigay. Ito po ay makikita natin sa aklat ng Exodus chapter 17 verse 15. Exodus 17:15. Sabi po dito ni Moses, and Moses built an altar and called its name, "The Lord is my banner." So sa Tagalog po, ang Diyos ang aking watawat. Now, pagka po kayo ay nakakita ng watawat ng Pilipinas sa isang lugar, ang ibig sabihin, pag-aari ng Pilipinas yun. Meron po tayong sinasabing, dyan po sa My Father's House at saka sa Lighthouse, di po ba may banner tayo dyan? May nakalagay Lighthouse. Ibig sabihin po nun, pag-aari kayo ng Panginoong Diyos. Pag-aari tayo ng Panginoong Diyos. So in every building na may nakalagay na banner ng Panginoong Diyos, ang ibig sabihin, pag-aari ng Panginoong Diyos. Yung pong may dominion. Merong kapangyarihan. Yun po ang ibig sabihin. Jehovah Nisi, the Lord is my banner. Sa Tagalog po, ang Diyos ang aking watawa. So sa ganitong mga sitwasyon po, lagi nating nakikita yung istorya. Di po ba kilala natin si Moses, kilala natin si Aaron, si Aaron, si Hur, si Joshua. At lahat nga tayo nag-aambisyon na, ay sana magawa ko yon lahat ng mga nagawa niya. Nawa yung mga achievements, yung mga accomplishments na nagawa nila, magawa ko rin sa ministry ng ating Panginoong Diyos. So eto po yon, ikukwento ko na lang. Pero kung nais mo nyo pong basahin, Exodus 17:8-15. Eto po yung nangyari dyan. Meron pong Moses, merong Joshua, merong Aaron, merong Hur, at merong mga sundalo, ang tawag natin doon sundalo or mga nakikidigma. So, iyon po ay nasa battle. Ito po ay nasa laban. Kumo si Moses po ay medyo matanda na, mahina na. So, meron dalawang kasama. Si Aaron at saka si Hur. Sila po yung mga assistants. Ano yung ginawa? Ito po yung greatest victory of the battle na nangyari kay Moses. Ano po yung ginawa? So, ang ginawa ng dalawa, ni Aaron at saka ni Hur, nung makitang medyo bumababa ang kamay niya, so, kumuha ng isang batong malaki. Ano ginawa doon? Pinaupo si Moses. Nung pagkatapos maupo, silang dalawa, naupo din doon sa tabi, pinagitnaan si Moses. So, pagka po bumababa ang kamay ni Moses, natatalo sila. E maghapon yun eh, hanggang gabi. Pagka naman laging nakataas, nananalo sila. So para manalo at hindi na sila matalo, ang ginawa ni Aaron at saka ni Hur, hinawakan ang kamay ni Moses. So pinagtigisahan nila. So hindi na bumaba, nanalo. Ngayon, ano yung role ni Joshua? Siya po yung nakikipaglaban kasama ang kanyang mga sundalo. Sundalo po ang tawag natin sa panahon natin ngayon. Sa Lighthouse at saka sa My Father's House, meron pong Moses. Noong pong ako'y narariyan pa, hindi ko malimutan, kami ni Nates at saka ang nakita ko pong Moses ng My Father's House ay si Pastor Tony. Maaaring si Pastor Don noong panahon na yun ay nakabakasyon. Pero every Friday, nakasakay po kami dyan sa service ng National Guard. Nakasama namin si Pastor Tony na ginagampanan yung kanyang papel ng maayos, na nasa tamang attitude. Yung pong sinasabi ko ay base sa naranasan ko dahil kasama siya. So ginagampanan niya na yung kanyang pagiging Moses ay magawa niya ng may tamang attitude na yung diretsyo ang pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Ngayon wala na si Pastor Tony. Meron naman pong ipinalit na Moses. Andiyan po si Pastor Don. Kasi noon nakabakasyon siya, so ibinalik siya. Ngayon wala na si Pastor Tony. Ano po ang gagawin ni Aaron at saka ni Hur? Nako, ito namang si Pastor Don, lagi na lang naka-duty. Lagi na lang walang panahon pagka
pagka-service na, laging wala, laging absent. Ganun ba ang sasabihin natin? Ang hindi po natin alam at hindi na, natin nakikita na, I'm sure nakikita ng Panginoong Diyos, pag yan po ay umuwi, nananalangin. Ipinananalangin ang kanyang ministry. Ngayon, sa kabila po ng ganong sitwasyon, meron pong Aaron, merong Hur. Meron pong maaaring ang ginamit na Aaron ay si Brad Arnold, may Hur din, si Sister Lizelle, Sister Annabelle, or merong Hur at Aaron na mag-a-assist kay Moses. So nakikita ko naman po na ang Panginoon Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang ibinigay o iniatang na tungkulin kay Hur at saka kay Aaron. So nakita ko naman po na ganun ang ginagawa ng mga itinilaga ng Panginoon Diyos sa my father's house. Ngayon doon po sa lighthouse, meron din diyang Moses, meron ding Hur, may Aaron. Ngayon, nakikita po natin si Joshua. Sino kaya ang Joshua sa my father's house? Nagrereklamo kaya? Abe, teka muna. Kasarap naman ang buhay nitong mga ito. Si Moses at saka si Pastor Don. Pa-duty-duty lang. Si Brad Arnold naman. Ano din, pa-relax-relax lang. Si Sister Lizelle naman, ano, pa-basa-basa lang. Ganun ba? Anong ginagawa? Nakikipaglaban. Nakikipaglaban sa gitna ng kapahamakan. So, ganun po eh. Talagang sama-sama. At nakita po natin na yung team ni Moses, ni Aaron, at saka ni Hur, maging si Joshua, yung commitment nila, nandun po 100% na ipinagkakaloob. 100% na ginagawa, walang reklamo. Kaya nagtagumpay. Ngayon po sa buhay natin bilang isang mananampalataya sa kabila ng pandemic, nahinto tayo. Nang tayo'y mahinto, new normal na ba sa atin? Na tayo ay nandun na sa live streaming, nandun na sa Zoom, at napakarami pang mga online na nagbabahagi tayo. New normal na tinatawag. Pero gaano ba natin na kasigurado na tayo ay nagkakaroon ng impact doon sa mga binabahagi na natin? At kung bibigyan po tayo ng pagkakataon, sino ba yung gugustuhin mo? Ikaw ba si Moses, si Aaron, si Hur, or si Joshua? So marami pong magkakagusto. Ang tanong, paano kung hindi pala tayo nabigyan ng pagkakataon na mamili? Gagampanan mo pa rin ba? Tayo po ay binigyan ng Panginoon Diyos ng kabuluhan sa ating mga buhay. Binigyan po tayo noon. Pero hindi naman natin ginagampanan. Tayo po, marami pong tao ang nabuhay at namatay, pero hindi nila alam kung ano gagawin sa kanilang mga sarili. Iniatang po sa atin ang isang tungkulin bilang isang leader sa ministry, bilang isang worshiper, bilang isang napakaraming sangay sa ministeryo na ipinagkaloob sa atin. Ito po ba'y nagagampanan natin ng mabuti or kadalasan ba'y tayo nagre-reklamo? Yung sinasabi po sa atin na new normal, kasama ba tayo sa new normal na nasa bahay lang? Kasama ba tayo sa new normal na mananahimik lang? Kasama po ba tayo doon sa new normal na, talagang ganito kasi may pandemic eh. May salot eh. Kaya kailangan nasa bahay lang tayo. Ang lagi po natin aalalahanin, binigyan tayo ng kabuluhan ng ating Panginoon Diyos. Huwag po natin sayangin. Binigyan tayo ng ganong pagkakataon, pero kung saan-saan naman tayo nakatingin. Saan po ba tayo nakafocus sa pagkakataon na to? Bilang Moses, bilang Aaron, bilang Hur, bilang Joshua. Nakafocus po ba tayo sa sitwasyon ng mundo, sa pandemic, sa mga quarantine na sinasabi? Saan ba tayo nakafocus? O nakafocus tayo sa Panginoon Diyos na nakakakita sa atin, na siya nating dominion, na siyang nagbibigay sa atin? Saan po tayo nakafocus? Ito po yung i-meditate natin sa ating mga sarili. Kaya po nakapag-share ako sa inyo ng upara na sinasabi. Kasi ang layunin po, kahit dyan sa Jeddah, kahit hindi mga Pilipino, pwede ito po tayong mag-share na sa isang lugar, kung hindi man sila mananampalataya, magkaroon po ng isang leader, ang tatay or nanay, na doon mananalangin sa bahay. Dito po sa Pilipinas, napakaraming mga nakakasagabal. Kaya ang layunin po sa isang bahay, mayroong kapilyang sinasabi. Kaya kapilya, mayroong mananalangin, may leader. So ganun po ang gawin natin. Huwag natin sayangin yung buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Yung kabuluhan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Ang tanong lang po, gagampanan po ba natin?
hanggang tayo ay kuhanin na niya, or wag nawa tayong matagpuan ng Panginoong Diyos na hindi nangyari yung layunin na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. So, yun lang po at medyo mahaba, pero I believe na the Holy Spirit will continue to teach us and to impact sa bawat isa sa atin yung salita niya na siya pong nakapagpapabago ng buhay ng bawat isa sa atin. So, yun lang po. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa gabing ito o sa hapong ito na patuloy niyo kaming tinuturuan, patuloy niyo na hinihipo. Alam po namin naman that you are the God who can provide everything for us. You are the God who can see everything inside us. And you are the God who can dominate us. Kaya hayaan mo po, Panginoon Diyos, na ang aming buhay ay hindi mawala ng saysay, kundi patuloy na magamit mo para sa iyong kingdom harvest. Ito po yung pagkakataon, Ama, na kami po ay patuloy na maglilingkod sa iyo. Dahil alam naming in everything na aming gagawin, kayo po ang aming kasama at laging may victory. We are planting a flag of victory in Jeddah, in the Philippines, in every places, in the mighty name of Jesus. Kaya salamat po, Panginoon Diyos, sa gabing ito muli, sa iyo po ang kataas-taasang papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po.